Hi guys, welcome back to the vlog. If you're watching my channel for the first time, my name is Makoy and I shoot a lot of car related videos. Today is all about my 6-month ownership review of my car, a 2018 Hyundai Ioniq na GLX. In today's video, pag-uusapan natin kung magkano ko ba siya nabili, ano ba yung mileage noon nabili ko siya, ano ba yung mga napalitan, ano ba yung mga nasira, at ano yung mga future plans ko for this car. And at the end of the video, you'll have a good idea as to kung sulit ba na bumili ng ganitong klaseng sasakyan. Actually, I'm just trying to find a place na medyo tahimik wherein we can take a look at the car. Kasi I tried a couple of spots, kaya lang medyo maingay yung mga napwestuhan ko. So, tingnan natin kung saan tayo makakapwesto. But first of all, ano nga ba tong kotse na to? This right here is a Hyundai Ioniq, which again, I bought a little bit over 6 months ago. Now, when I bought the car, it only had 24,500 kilometers on the odometer. And if you guys are going to ask, I bought the car for 230,000 pesos. And by the way, this is a 2018 model. Now, second hand ko to nabili and I bought it from the first owner. Now, the first owner was a lady and she wasn't driving the car all that much. Kaya low mileage lang yung kotse. She only had to sell the car kasi during the time paalis siya ng bansa. So medyo rush yung pagkakabenta niya and luckily natsempohan natin. When I bought the car, una kong pinalitan is syempre yung oil. Pagkabili mo ng kotse, yun yung mga dapat pinapalitan, yung mga fluids. I had the intention to replace all of the fluids pagkabili ko pa lang nitong kotse na to. Kaya lang, since low mileage pa siya, yung mga brake fluid, yung mga transmission oil, they were not due to be replaced during the time. So, hindi ko muna pinalitan. So, oil lang muna talaga yung pinalitan ko. Pinalitan ko din ng mga bulbs, ang headlight. Nalabuan ako sa stock na bulb. Pinalitan ko din yung tint. Kasi nung nakuha ko siya, ang nakalagay na tint is yung original pa from the ASA. So, yun. Medyo malabo na siya. So, pinalitan ko na rin. Pinalitan ko na rin yung battery. I have a video when I replaced the battery. I'll be putting the link on the description. Now, yung battery niya during the time, gumagana pa. Hindi naman siya hard starting or anything like that. Kaya lang, yung battery na kasama niya nung nabili ko is yung original pa from the casa. And it was siguro almost 4 years old na. So, naisip ko na palitan na lang ng maaga kaysa naman itiri ko sa daan. And yung napalit ko na brand is yung Mega Force. So again, if you'd like to see that video, now the link is going to be on the description box. One other thing na I had to replace kasi sira was yung weather strip nitong kotse na to. Now just to give you a quick background of the car, yung dating may-ari, wala siyang garahe. So, bilal sa araw yung kotse. So, ang nangyari, yung weather strip na original, nagatuna. Kung gusto nyo makita yung video na yun, na I'll be putting the link on the description, na may vlog din ako on how to replace the weather strip. So, I had to replace all 4. Additional things na I replaced on the car was yung wheels and tires. Yung wheels and tires, since I bought the car, I replaced them a couple of times to be honest. Actually, hahanap lang tayo ng magandang location tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Dito, meron ditong parking lot. Dito tayo pwesto. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Medyo mabilis tayo magsawa sa gulong. So, yun. Palit lang tayo ng palit. In fact, on my last video, nabanggit ko na, yun nga,
nagsasawa na naman ako dun sa wheel na nakakabit. Sabi ko on my last video, papalitan na naman natin. So yun, new wheel reveal na naman tayo. So tara, tingnan natin kung ano yung nakakabit ngayon sa kotse na to. Let's go. Now, ito na yung wheels na ipinalit ko. Stock siya, pero hindi siya yung stock na wheels and tires ng Eon. Kasi yung wheels and tires ng Eon, yung stock, would be yung 13s. Now, ito, 15s siya. Stock siya ng Hyundai Accent. Yan pa rin yung hubcaps, Hyundai pa rin. If you guys are after an OEM plus kind of look, then ito, pwede nyong itry 15s na galing sa Hyundai Accent. So, yan siya guys. Parang OEM, but not quite. Kasi nga, hindi to yung original na gulong nito. Anyway, let's proceed with the 6 months review of my car. So, again, we are discussing kung ano yung mga nasira at mga napalitan. So, apart from the wheels, which I replaced a couple of times. It's also worth mentioning na ito, nasira to. If you'd like to see how I repaired this patch, I'll be putting the link on the description box. And ito pala, sorry, I forgot to mention, ito una, ano na, nagkaganyan na siya. Pero mabilis lang naman tong palitan. So that's no big deal. Pero yan, ito yung mga bagay na nasira sa interior. Yan. Pero dashboard, okay. Ng mga sidings, okay pa din. Yung paint niya, makintab pa rin. Madami na nga rin lang swirl marks kasi sa paghuhugas, paminsan, you know, dala na ng mga basahan. And overall, the interior is holding up pretty well. Eventually, ilo-lower ko yung ride height ng konti. Pero that would have to wait kasi my brother and I, we are going to Lake Mapanuepe sa Subic. And off-road yun. So, kailangan ko para sa trip na yun is a lot of ground clearance. So, hindi pa natin siya pwedeng ipa-lower. My plan is to have a Euro theme on this car. So, yun nga, lowered. Tapos, sabitan ko siya na roof box. I just realized na I sell a lot of roof boxes. So, siguro kabitan ko siya ng isa para magmukhang Euro build siya. Siyempre, papalitan ko na naman ng mugs. Euro theme yung kasunod na mugs ko. You know, maybe we can participate sa mga car show. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin sa kotse na to. Since we got the car, the family and I, we have been traveling quite a lot. Madami na kami napuntahan gamit yung kotse na to. So far, so good. Walang headache. Ang sakay lang talaga kami ng sakay. I mean, para kami nakabili ng brand new na vehicle for half the price. Kasi, yun, 230,000. Tapos, 2018 model. Tapos, 24,500 pa lang yung natatakbo when we got it. So, it's a very good deal. I guess the gist of the video or the message I'm trying to convey in this video is that if you are in the market for a small car tapos medyo low budget pero gusto mo low mileage yung kotse mo at saka medyo mataas pa yung model, then you might want to consider getting one of these kasi super sulit yung ganitong kotse. Now, this would be a good time to end the video. Kung nagustuhan mo yung napanood mo, make sure that you hit the like button and subscribe to my channel because as I always say, I make these videos just for you guys. Bye-bye now.